Magandang araw po sa lahat ng ESS pensioners. Ating talakayin sa video ito ang crediting date ng mga ESS first batch pensioners ngayong buwan ng Hunyo at latest update sa second tranche ng 1,000 pesos pension increase. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Magandang balita po sa lahat ng ESS first batch pensioner. Dahil simula na bukas, June 1, 2023, Thursday, ang simula ng pag-credit ng inyong monthly pension para sa buwan ng Hunyo 2023. Walang naging pagbabago sa crediting date dahil natapat ito ng weekdays. Ngunit ang simula ng pag-credit sa bank account ng mga pensionado ay every 4 PM onwards. Kaya expect pa rin ng counting delay. At sino-sino nga ba mga ESS first batch pensioners? Sila yung mga pensioners na may date of contingency or DOC ng 1 to 15 at ang official crediting date ng kanilang monthly pension ay every first of the month. Muli, ang simula ng pag-credit sa bank account ng mga pensionado ay every 4 PM onwards. Para naman sa mga ESS second batch pensioners, ang official crediting date ng kanilang June 2023 monthly pension ay eksakto sa official crediting date na June 16, 2023, Friday. Wala rin naging pagbabago dahil natapat ito ng weekdays, Friday. At ang simula ng pag-credit sa bank account ng mga pensioners ay every 4 PM onwards. Kaya naman, expect pa rin ng counting delay. At sino-sino nga ba mga ESS second batch pensioners? Sila yung mga pensioners na may date of contingency ng 16 after end of the month. At ang official crediting date ng inyong monthly pension ay every 16 of the month. Muli, ang simula ng pag-credit sa bank account ng mga pensioners ay every 4 PM onwards. Para naman sa latest update sa second tranche ng 1,000 pesos pension increase, ating pakinggan ang naging paliwanag ng isang ESS representatives sa naganap na pagdinig sa House of Representatives. Attorney Cruz, isang point lang. Noong 2017, nabigyan natin yung extra 1,000, di ba? To the directive of our immediate president. Naapektuhan ba yung inyong financial capacity ng SSS? That was about 5 years ago, yung 1,000 additional? Yes, Mr. Chair. From a fund life of 2042, it was shortened drastically to 2032, so by 10 years. Napakalaki po ng impact noon. Yung 1,000 lang po yun. And that's the impetus that led to the drafting of the new charter of SSS providing for scheduled increases in contributions. Yun nga. Attorney, ang hindi lang ng ating colleague is to implement yung second tranche ng 1,000 additional. Yung mga pinoint ng ating colleague, ng ating mga kasama, yung inyong efficiency of collection, tsaka investment, that would cover the next tranche, the next 1,000. Is it possible on your stand on the SSS? With your respect po, we disagree kasi nga po while we note and agree with the comments of Attorney Colmenares na there's room for improvement for our collections contribution efficiency, those would not be enough po to cover yung increase in unfunded liability and the shortening of the fund life. We're talking about different magnitudes po eh. We're talking trillions versus billions lang. I need to remind po the committee na pag tinaas natin to ng pension, kahit 1,000 lang, forever po yan, for the rest of the life of the pensioner, for everyone, for future pensioners. So hindi po siya maliit na bagay. Hindi yan yung parang ginawa naming SBWS na one-time ayuda. Yun po yung mahirap talaga doon sa napondohan. Yes, we do understand that, Tony Cruz. But in 2017, nagawa natin yung 1,000 additional. Eh. Di ba, Tony Cruz?
Well, nagdugo po tayo ng malaki doon kasi nga minus 10 years yung fund life and kaya kailangan nating nagdagdag ng contribution na hindi pa tapos yung dagdag hanggang ngayon. At marami nang nag-o-oppose doon sa contribution hike na pambayad sana doon sa naunang 1,000. Pero yung pang ating mga contribution na future years, hindi ba mag-ipod cover the additional 1,000? Yes, kumbaga tama po. Yung 1,000 peso pension increase in 2017 is quote-unquote babayaran nung apat na scheduled contribution hikes until 2025. So sabihin na natin quits po tayo doon. Now, if we're proposing another 1,000, that would entail another round of contribution hikes, which I don't think would be tenable to the committee or to our SSS members. Talaga pong, I think we have to face the reality na kung ano lang ang kayang, naiintindihan namin kung ano lang kayang ibayad ng mga miyembro natin dahil mahirap ang buhay ngayon, sana po maintindihan nila na limited yun din yung kayang ibigay ng SSS base lang dun sa kung ano yung naibigay nila. Maybe it's just a matter of educating po our members. Okay. Based on your opinion, can you give us a concrete data at submit us this committee a written position on that specific 1,000 increase from 2017, the increment, and the additional 1,000, if ever, that will be given by the SSS to the pensioner? Yes, we will certainly do that po, Mr. Chair. At sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So, yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.